Glyza De Castro History Artista. Si Glyza De Castro ay isang sikat na aktres at mga awit sa Pilipinas. Siya ay ipinanganak noong December 21, 1988 sa Valenzuela City, Metro Manila. Nagsimula ang kanyang karera sa pag-arte noong siya ay bata pa sa pamamagitan ng pagganap sa mga teleserye tulad ng Ikaw Lang Ang Mamahalin at Jimik sa ABS-CBN. Ngunit mas naging kilala siya bilang isang artista sa GMA Network kung saan siya nagbida sa mga palabas tulad ng Darna, Temptation of Wife, The Rich Man's Daughter, at Contessa. Bukod sa pag-arte, si Glyza ay isang magaling na mga awit at may ilang album na na-release tulad ng Synthesis at Magandang Simulain. Mayroon din siyang mga kantang pinasikat tulad ng Dusk Till Dawn at Bato sa Buhangin. Bilang isang artista, hindi lamang siya nagbibigay ng mga magagandang pagganap kundi siya rin ay naging isang tagapagsalita ng mga mahalagang isyu tulad ng karapatang pantao at kalikasan. Si Glyza De Castro ay isang magaling na artista at isang boses na dapat pakinggan sa industriya ng telebisyon at musika sa Pilipinas. Sa mga naibahagi ni Glyza De Castro sa kanyang mga interview, hindi siya masyadong nagbibigay ng mga detalye tungkol sa kanyang love life at relasyon sa publiko. Hindi rin siya nakikipagbalitaan tungkol sa kanyang kasalukuyang estado ng relasyon. Bilang isang artista, si Glyza ay mas nagfo-focus sa kanyang karera at mga proyekto sa telebisyon at musika. Nais niya na mas kilalanin ang kanyang mga pagganap at musicalidad sa halip na ang kanyang personal na buhay. Kaya't kahit na hindi natin alam ang kasalukuyang estado ng kanyang love life, respetuhin natin ang kanyang privacy at bigyan natin siya ng suporta sa kanyang mga pangarap at mga proyekto. Bukod sa kanyang pagiging aktres at mga awit, mayroon pang ibang impormasyon tungkol kay Glyza De Castro na maaaring interesado ka. Siya ay isang environmental advocate. Bilang miyembro ng Climate Change Commission ng Pilipinas, si Glyza ay aktibong nakikiisa sa mga kampanya para sa pangangalaga ng kalikasan at pagpapalaganap ng mga sustainable na pamumuhay. Mahilig siya sa paglalakbay. Sa kanyang mga social media post, makikita ang kanyang mga litrato sa mga magagandang lugar sa Pilipinas at iba pang bansa. Ayon sa kanya, ang paglalakbay ay isa sa mga paraan niya para mag-refresh at mag-recharge para sa kanyang trabaho. Siya ay isang martial artist. Naging bahagi siya ng Philippine Wushu Team at nagkampiyon sa iba't ibang mga kompetisyon. Dahil dito, may mga eksena sa ilang teleserye kung saan nagamit niya ang kanyang martial arts skills. Siya ay isang aktibong miyembro ng LGBTQ community. Bilang isang proud member ng LGBTQ community, nais niyang maging isang boses para sa mga taong hindi nabibigyan ng tamang pagkilala at paggalang sa kanilang pagkatao. Naging bahagi siya ng international films. Nakapagtrabaho si Glyza sa ilang international films tulad ng Yellow Flowers on the Green Grass, na isang Vietnamese film at Midnight in a Perfect World, na isang Indonesian film. Sa kabuuan, si Glyza De Castro ay isang multi-talented at may malawak na interes sa iba't ibang larangan. Ipinapakita niya ang kanyang dedikasyon hindi lamang sa kanyang trabaho kundi pati na rin sa pagpapalaganap ng mga advokasya at mga kultural na pagpapahalaga. Siya ay isang theater actress. Bago pa man siya naging sikat sa telebisyon at pelikula, nagsimula siyang mag-perform sa teatro. Naging bahagi siya ng ilang stage productions tulad ng Little Shop of Horrors at Shasha Zatorna Z Musical. Mahilig siya sa musika mula sa iba't ibang panahon at kultura. Sa kanyang mga social media post, makikita ang kanyang mga litrato habang nakikinig sa musika mula sa iba't ibang bansa at panahon. Nagsasabing ito ay isa sa mga inspirasyon niya sa kanyang paggawa ng musika. Siya ay may sariling production company. Kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Karel Marquez, Katrina Halili, at Riza Senon, nagtatag sila ng production company na tinatawag nilang The Idea First Company. Dito sila gumagawa ng mga teleserye at pelikula na hindi lamang para sa GMA Network kundi pati na rin para sa ibang mga networks. Siya ay isang bookworm. Dahil sa kanyang pagmamahal sa pagbabasa, nagtatag rin siya ng book club na tinatawag niyang Linya Linya Book Club. Dito, nagbabahagi siya ng kanyang mga libro at nagkakaroon sila ng diskusyon tungkol sa mga nabasa nila. Siya ay isang animal lover. Makikita sa kanyang mga social media post ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga alaga na aso at pusa. Nagsasabing ito ay isa sa kanyang mga paraan para magpakalma at mag-relax. Si Glyza De Castro ay isang taong may maraming talento at interes,
at hindi lamang limitado sa kanyang pagiging artista at mga awit. Ipinapakita niya ang kanyang pagmamahal sa kultura, sining, kalikasan, at mga hayop, at patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa maraming tao. Siya ay isang advocate ng mental health awareness. Naging bahagi siya ng mga kampanya at programa na nagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa mental health sa mga kabataan at komunidad. Ipinapakita niya rin ang kanyang suporta sa mga taong mayroong mental health concerns sa kanyang mga social media post. Siya ay isang environmentalist. Bilang isang environmentalist, aktibong nakikiisa si Glyza sa mga kampanya at programa para sa pangangalaga ng kalikasan. Naging bahagi siya ng ilang mga environmental organizations tulad ng Greenpeace at Climate Reality Project. Siya ay isang visual artist. Bukod sa pag-arte at pagkanta, mahilig din si Glyza sa paggawa ng kanyang mga sariling art pieces tulad ng paintings at illustrations. Nagpakita siya ng kanyang mga likha sa kanyang mga social media post at mayroon din siyang mga exhibits. Siya ay isang food enthusiast. Mahilig siya sa pagkain at kusina, at nagbibigay siya ng kanyang mga recipe sa kanyang mga social media post. Nagtayo rin siya ng kanyang sariling business na nag-aalok ng mga organic at healthy na pagkain. Siya ay isang social activist. Ipinapakita niya ang kanyang suporta sa mga advokasya at mga kilusan para sa mga karapatan ng mga kababaihan, LGBTQ dagdag community, at iba pang marginalized groups. Nagbibigay rin siya ng kanyang mga opinyon at pananaw sa mga panlipunang isyu sa kanyang mga social media post. Si Glyza De Castro ay isang babaeng may malawak na interes sa mga sining, kultura, kalikasan, at panlipunan na mga isyu. Patuloy niyang ipinapakita ang kanyang dedikasyon sa pagpapalaganap ng mga advokasya at pagkakaisa sa mga taong nangangailangan ng tulong at suporta. Siya ay isang award-winning actress. Nagsimula siyang mag-acting noong siya ay 12 taong gulang pa lamang, at naging bahagi siya ng maraming TV series at pelikula. Napanalunan niya ang kanyang kauna-unahang Best Actress Award sa Gawad Urian para sa pelikulang Ang Nawawala, noong 2012. Siya ay isang singer-songwriter. Bukod sa pag-arte, si Glyza ay kilala rin sa kanyang mga awitin. Naglabas siya ng kanyang debut album na Synthesis noong 2015 at nakatanggap ng magagandang review mula sa mga kritiko. Mayroon siyang kakaibang estilo sa pagkanta at nagbibigay siya ng kahulugan sa kanyang mga kanta sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang personal na karanasan. Siya ay isang theater actress. Hindi lang sa TV at pelikula nag-e-excel si Glyza, kundi pati rin sa teatro. Naging bahagi siya ng ilang mga theater productions tulad ng Jekyll and Hyde at American One Gap. Siya ay isang model. Naging bahagi siya ng ilang mga fashion shows at photoshoots, at nakapag-model rin siya para sa mga kilalang clothing brands. Siya ay isang philanthropist. Bilang bahagi ng kanyang mga advokasya, mahilig si Glyza sa pagtulong sa mga nangangailangan. Nagbibigay siya ng kanyang oras at resources sa mga programa tulad ng pagbibigay ng edukasyon sa mga bata at pagtulong sa mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Sa kabuuan, si Glyza De Castro ay isang versatile na artista na nangunguna hindi lang sa pag-arte, kundi pati rin sa mga larangan ng musika, teatro, modeling, at philanthropy. Ipinapakita niya ang kanyang dedikasyon sa kanyang mga advokasya at pagtitiyak na ang kanyang karera ay hindi lamang tungkol sa tagumpay, kundi pati rin sa pagbibigay ng kabuluhan sa mga taong nangangailangan ng tulong at suporta. Siya ay isang environmental advocate. Bilang isang environmental advocate, aktibong nangangampanya si Glyza para sa pangangalaga sa kalikasan at pagpapanatili ng malinis na kapaligiran. Naging bahagi siya ng iba't ibang environmental groups tulad ng Greenpeace at Climate Reality Project, kung saan nakibahagi siya sa mga environmental campaigns tulad ng pagtutol sa pagmimina at pagpapalawak ng coal-fired power plants. Siya ay isang fitness enthusiast. Mahilig si Glyza sa regular na ehersisyo at pagsasanay, at kinukonsidera niya ito bilang isang mahalagang bahagi ng kanyang kalusugan at kabutihan. Nag-post na rin siya ng kanyang mga fitness routine at mga pagkain sa kanyang social media platform upang magbahagi ng kanyang kaalaman sa kanyang followers. Siya ay isang book author. Isa si Glyza sa mga co-authors ng libro na Dear Universe, Poems on Love, Langang, and Finding Your Place in the Cosmos. Ito ay isang koleksyon ng mga tula at mensahe ng pag-asa na nagsisilbing inspirasyon sa mga mambabasa.
Siya ay isang vegan. Simula pa noong 2015, nagdesisyon si Glyza na maging vegan upang mas mapangalagaan ang kalusugan ng kanyang katawan at maging mas maalaga sa kalikasan. Nagbahagi rin siya ng mga vegan recipe at tips sa kanyang social media accounts upang mas makatulong sa mga taong nais ring maging vegan. Siya ay isang indie film producer. Bukod sa pag-arte, naging bahagi rin si Glyza ng ilang mga indie film productions bilang producer. Isa na rito ang LSS Last Song Syndrome na isang indie film na nagtatampok sa kanyang kakayahan bilang isang singer-songwriter. Sa kabuuan, si Glyza De Castro ay hindi lamang isang magaling na artista, kundi isang individual na mayroong malawak na interes at pagkalinga sa kalikasan, kalusugan, at pagbibigay ng inspirasyon sa iba. Patuloy siyang nagbibigay ng kanyang oras at mga kaalaman sa mga advokasya na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng ating mundo at ng ating mga kababayan. Siya ay isang multi-talented artist. Bukod sa pagiging isang magaling na artista sa telebisyon at pelikula, si Glyza ay mayroon ding talento sa pagkanta, pagsusulat ng awitin, at pagtugtog ng gitara. Naging bahagi siya ng ilang mga concert at musical productions, at nakapaglabas na rin siya ng kanyang mga original compositions. Siya ay isang award-winning actress. Dahil sa kanyang mga magagaling na pagganap sa iba't ibang mga proyekto sa telebisyon at pelikula, nakuha ni Glyza ang ilang mga prestihiyosong parangal sa larangan ng pag-arte. Ilan sa kanyang mga natanggap na parangal ay ang Best Actress Award mula sa Gawad Urian Awards para sa kanyang papel sa pelikulang Liwei, at ang Best Supporting Actress Award mula sa International Emmy Awards para sa kanyang papel sa teleseryeng Contessa. Siya ay isang theater actress. Hindi lang sa telebisyon at pelikula nagpakitang gilas si Glyza, kundi pati na rin sa teatro. Naging bahagi siya ng ilang mga stage productions tulad ng Sa Wakas, A New Pinoy Rock Musical, at Ang Huling El Bimbo, The Musical. Siya ay isang social media influencer. Dahil sa kanyang malawak na social media following, naging bahagi rin si Glyza ng ilang mga kampanya at endorsements. Kasama na rito ang kanyang pagiging brand ambassador ng iba't ibang mga produkto at serbisyo, pati na rin ang kanyang pagsuporta sa mga social causes at mga advokasya. Siya ay isang advocate ng mental health. Bilang isang advocate ng mental health, aktibong nakikibahagi si Glyza sa mga kampanya na naglalayong mapalawak ang awareness at pag-unawa tungkol sa mga isyu sa kalusugan ng isip at damdamin. Nagbahagi rin siya ng kanyang mga karanasan at pananaw tungkol sa mental health sa kanyang mga social media accounts upang makatulong sa pagpapalaganap ng kaalaman at suporta sa mga taong may mga mental health concerns. Si Glyza De Castro ay isang mahusay at multi-talented na artista na may malawak na interes sa mga sosyal, pangkalikasan, at mental health issues. Patuloy niyang ginagamit ang kanyang boses at impluwensya upang magbigay ng inspirasyon at tulong sa kanyang mga tagahanga at sa lipunan bilang isang buong. Siya ay isang environmental advocate. Bukod sa kanyang pagiging advocate ng mental health, aktibong nakikibahagi rin si Glyza sa mga kampanya na naglalayong mapalawak ang awareness at pag-unawa tungkol sa mga isyu sa kalikasan at pangangalaga sa kalikasan. Isa siya sa mga ambassador ng Earth Island Institute Philippines at nagiging bahagi rin siya ng mga clean-up drives at iba pang mga environmental campaigns. Siya ay isang philanthropist. Bukod sa kanyang pagtutok sa mga social at environmental causes, aktibong nakikibahagi rin si Glyza sa mga charitable activities at mga fundraising events. Isa siya sa mga nagbahagi ng kanilang tulong sa mga biktima ng Typhoon Yolanda at iba pang mga natural disasters sa Pilipinas. Siya ay isang fashion icon. Hindi lang sa kanyang mga magagaling na pagganap at advocacy kilala si Glyza, kundi pati na rin sa kanyang panlasa sa fashion. Naging bahagi siya ng ilang mga fashion shows at nakapag-cover na rin siya ng mga fashion magazines. Kilala rin siya sa kanyang kakaibang pananamit na tumatawid sa mga kultural na variety. Siya ay isang producer. Isa rin sa mga ginagawa ni Glyza ay ang pag-produce ng kanyang mga sariling proyekto. Siya ang naging producer ng kanyang indie film na Liwei, na nagwagi ng mga awards sa ilang mga local at international film festivals. Siya ay isang certified scuba diver. Bilang isang environmental advocate, nagpapakita rin si Glyza ng pagmamalasakit sa karagatan sa pamamagitan ng pagiging isang certified scuba diver. Madalas siyang mag-post sa kanyang social media accounts ng mga larawan ng kanyang mga underwater adventures.
Isa si Glyza de Castro sa mga masasabing hindi lang magaling sa pag-arte, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng mas malawak na interes sa iba't ibang mga larangan tulad ng advocacy, fashion, at environmentalism. Ibinabahagi niya ang kanyang mga talento at impluensya upang magbigay ng inspirasyon at tulong sa kanyang mga tagahanga at sa lipunan. Thank you for watching. Please consider to like, subscribe and hit the notification bell para updated po kayo kung may bago tayong upload mga kahistory. Maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat.